carbon. Composite all tubes po mga idol. Pag sinabing CVO, hindi muna yung mga chain niya sa cogs, pwede natin pala. Ang design nito talaga mga idol, pwede siya gawing ano, cantilever. Yon mga idol, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta kayong lahat? Mag-update ako muna sa inyo mga idol dahil may new arrival na naman po si Doros. Doros Bikes. Ayan o, truck o. Tapos naglo-load sila ngayon. And napakaraming bike dyan sa background natin. Ayan, new arrival po nila ngayon. So samahan nyo ko mga idol. Mag-update po tayo sa kanila kung ano mga meron dito. At mga surprise po. Malam po sa tingin ko may mga magaganda rito. Eto pa lang o. Ayan o. Tapos GT. So yun, abangan nyo yan mga idol. Yan ang papakita ko sa inyo. Tapos may mga cruiser. Ayan, rainbow cruiser. Ito, ano yung kuna to, rainbow cruiser. Nag-isa lang yata ito. Nag-isa lang to, rainbow cruiser. Maliit, ang laki nung ano nyo, caliper brake. Caliper brake. Ganun mga idol. Ang laki na ito. Pero size 20. Yan. Cruiser, nag-iisa lang yan. Tara, samahan nyo mga idol. Tingnan pa natin yung ibang mga bike. Ito mga idol, yung mga classic na mountain bike. Ito, siyempre, pag classic mountain bike or retro bike, mga 90s, 80s, 90s, mga ganun ang mga ano nito. Ito, so ano to, new arrival mga idol. So hindi ko muna masasabi sa inyo yung mga prices nito dahil kabababa lang. Ang dami. Ito, ito na naman yung mga talagang pinapakita natin. Abangan na natin to. Ito yung susunod na kaabang-abang na naman natin doon sa kay Mito. Kapag naayos na nila itong mga bike na to, dahil kinukondisyon din nila. Ay, ano pala to ah. Gunwell. Itong gunwell na to, aluminum yan. Ito, kapag nahugasan tong ano na to, Hard Rock HR Pro Specialized, naka Diore to mga idol. Ayan, Diore 8 speed yan, 3x8 speed. May shock siya sa ano, sa harapan. Well, Diore nga, naka Diore siya talaga. Ayan, alloy yan mga idol. Retro na tong ganitong klaseng ano. Yan yung enhanced batted aluminum na specialized. Yan o. Siyempre may hammer na full sus din. Ito mga branded din yan. Alloy din yan. Chevrolet. Branded din po yan. Ito matindi. Ito. Gary Fisher. Ito naman retro. Full sus. Full sus mountain bike. Ito po yung naka-cantilever. Ayan, makikita nyo at least cantilever. So yun, ganun pa rin retro. Ito maganda i-ano, gawing bike project. Dual air na rin pala yung shock niya. Ayan, kabilahan. So, dual air. Seed. Rock shock po yan mga idol. So, original pa rin niya talaga yan. Gary Fisher. Cantilever. Naka, ano, maganda yung stem niya. Grudge. May Piugio dito. Ang ganda na itong Piugio na to. Smooth weld pa. MTB to, so retro rin to. Piugio na to, maganda pa. Ayan. Makikita nyo mga idol, oh, yun. Super Kinis, smooth weld. May nakikita akong kulay green dyan. Classic din to, ilapitan natin. Saka itong Gary Fisher, maganda yung shock niya, rock shock. Sa harapan, yung shock niya sa harapan, rock shock pa rin siya, dilaw. Tingnan na. Ay, naka-ano pala ito mga idol, no? Naka-Shimano hubs siya. Shimano hubs siya talaga. Yung ano niya, handlebar, alloy. Ayun yung hinahanap ko na ano, battle cage ito. Matagal ko na ito hinahanap kasi ganito yung mga retro. Ayan. Barista nakalagay.
Pero yung ganitong klaseng ano, yun yung hinahanap ko. Kaso yung battle niyan mga idol, yun yung may malak. May lock po yun talaga eh, para maipasok nyo. Kaso natanggal na yung parang pinaka-holder niya para hindi dumulas. Maganda rin ang mga components nitong ano na to, Gary Fisher. Retro po yan, retro MTB full sus. Ito yung Pujo, maganda rin din Pujo na to, kulay puti, naka-asera to mga idol. Saka pala lahat ng mga minimension ko dito mga idol, so hindi ano lang tayo, wholesale price muna tayo. Bagong dating to, bagsakan talaga. Full sus na ano to, Chevy. Tapos to ano, ito classic, 18 speed. Yan, maganda condition ito. SDK mga idol, Team SDK. Naka ano yan, ang kaganda ng tubing nito mga idol, naka lug type na rin siya. SDK. Actually MTB siya, pero napansin ko lang mga idol, ayan, naka caliper brake siya. Panasonic. Asama, ayan Asama. Cantilever, classic ano to, MTB. Ayan. Asama yung naka ano siya kanya, pero classic yan. Special bike siya na design in Asama. Pati to isa, maganda rin to, mga classic eh. Naka cantilever din tong isa na yan. Joe Breeze Cycle. Ayan. So naka Richie Logic na ano pala sa Adel, maganda to. Richie rin yung mga components niya. Hanep, kakaiba to. Ngayon ko lang din na pinakita tong Breeze na to, ha. Pero maganda yung mga pyesa. Ayan yung logo niya mga idol. Pakita ko rin sa inyo yung cantilever po yan mga idol, ha. Tapos lahat ng components niya ang kaganda. Naka Richie, ha. Pakita ko sa inyo yung crank arm. Logic mga idol. Ayan. Ito pa seat post. Saka yung saddle Logic. Ayan mga idol, smooth weld. Ang ano ko dito sa mountain bike na to, MTB siya eh. Tingin ko medyo maliit siya. Ah, pristine tanch. Pristine tanch niya. Ay, mga idol, pristine. Ayan. Maganda to. Smooth weld kasi. Ayan. Naano lang ako dito kasi lahat ng components niya mga idol, Richie. Tingnan ko pa yung handlebar niya. Nahiwagaan lang ako. Ayun, Richie rin lahat. Ayan, pati yung ano niya. Ayan. Ito, ano yan, classic MTB. Abangan natin yan mga idol. Maganda to, Prestige. Breeze. Joe Breeze mga idol. Cycles. Okay yan, gusto ko yung ano niyan, lahat Richie components. And the rest, ito pa, tingin pa rin tayo dito. Ito classic din to mga idol. So ang dami mga MTB dito nga pala na mga classic, ah. Ito MTB din to, kasi naka-offset. Madumi lang yan mga idol, pero pag nahugasan yan, makinis pa tong frame nito. Ano ba ano na ito? Wild. So MTB Bridgestone ba to? Bridgestone. Ay, Bridgestone, Wild West. Ito, Wild West to mga idol. Yan. So, nasa ano, sa top tube niya yung mga wire dito pinadaan. So, classic pa rin to dahil naka-cantilever din siya. Bridgestone. Ito yung mga, ano niya, Wild West. Alloy. Alloy siya, pero ang ganda ng ano niya. Kakaiba mga idol, ha. Ayan. So, wala pang price to mga idol. Ilalagay ko lang dyan sa, may bibigay ko lang sa inyo yung price. Yung, ano lang, price mismo ng wholesale nila. At least may idea po kayo sa mga retro MTB na yun na nakikita natin dito. $1,100. Binabalikan ko itong ano pa kasi ganda ng upuan. No? Makikita nyo, abuset pa rin. So classic pa rin yung mga idol. Ha? Ang grupo ng karamihan sa mga nakikita ko kasi pag mga ganito, naka Diore LX to eh. So di ko masilip na. Medyo may lupa-lupa pa. Hanap na ganda ako dun sa Richie mga idol. Abangan ko yung naka
group set na Richie na yun. Dami mga idol. Yan, dito naman tayo, puro mga Japanese bike. May ano, mga single tube saka mga dual tube. Yan, ang mga ano natin, mga new arrival nila. Dito pa tayo sila. Marami pang maganda. Ayun. Ito. Recumbent. Ito sa mga naghahanap ng ganitong klaseng ano. Ah, carbon pa pala yung pinaka ano niya, sandalan mismo. Recumbent bike ito. Bihira lang kayo makakita nito. Actually, ayan, pakita ko sa inyo. Ayan. Overview niya. Ito, available ngayon lang to. Sariwang-sariwa to. Yun nga lang mga idol, hindi ko may bibigay ang presyo nito sa inyo ngayon. Aayusin pa nila. Pero, maganda mga pyesa nito mga idol ha. Ang Performer, ang brand. Napansin ko kasi ang pyesa niya dito naka Sora. Pre-buy na Sora siya. Shimano Sora. Yung pedal niya. Tingnan natin. Naka MKS yung pedal niya mga idol. Oh. Yun. Wow. Himas-himas muna tayo. Ito, giant to mga idol. Oh. Ito yung mga may nakikita na rin tayong ganito. Na malalapad yung upuan. Ang ganda ng carrier. Oh. Ito yung mga carrier na pag ganito. Ito yung mga nag-load ng maximum 15 kilos. Pero alloy siya mga idol. Magaan yan. Revive Giant. Tapos ito pa mini. Mini bike as a recumbent to. Maganda rin yung ano niya. Carrier sa likod. Uy, may cruiser oh. Lupinus. Uy, Lupinus. Paring Lupin. Oh, may mga bago rin palang dumating dito ng mga ano. Ito, mga budget road bike. Ang meron sila mga steel yan. Yung iba ron, mga folding bike. Tapos, ito, folding bike din to. Tingin tayo rito, baka meron tayong mga tiyempohan. So, ang may bibigay ko lang sa inyo mga prices dyan, yung ano lang, mga wholesale muna, mga idol. Siyempre, ang dami yung wholesale. Mga Japanese bike, yung mga nandito. Yan, puro Japanese dito, mga nandito. Yo. Tapos may papakita ako sa inyo na ano, classic dito na carbon ha. Ito pinakamalupit, pinakahuli ko to eh. Naka Rock Shack na siya mga idol ha. 26er to. Rock Shack USA ha. Ayan. Indy-C. So naka quick release na rin pala to. Carbon to mga idol ha. Ayan. Land Gear. Isa na rin to sa mga for keeps na sinasabi. Tingnan nyo naman yung mga design nya. Ayan. Alloy naman yung part na to. Pero itong top tube nya, itong pinaka ano nya, saka dito sa down tube. Ano yan? Carbon. Bihira lang to. Collectible na to. Mga ganitong klaseng ano. MTB. Anyway, nakikita nyo naman yung mga sticker. Sticker lang yan nakadikit. Pero ito yung talagang ano nya. Lanker. Ito mga idol, marerecommend ko sa inyo dito. Abangan nyo to. Number 1 to sinasabi ko sa inyo mga idol. Wow, Nitro Quick Anchor System. Grabe. Ayun oh. CM. So ang tingin ko dito mga tingka ayan oh, CB. Ayan. So naka ano siya, CB Carbon Composite All Tubes po mga idol. Pag sinabing CV All Tubes niya, itong tatlo na to, yan po yung carbon. So magaan to. Tingnan natin, wait niya. Wow, magaan mga idol. Tapos ito pa, papakita ko sa inyo. Ayan, naka Shimano STX. STX na po siya sa ano, sa crank. Maayos pa to pag nalinis to. Makinis pa yan. Plus sa front derailleur niya mga idol, STX Shimano. Ooh, grabe. Makinis din yung rear derailleur niya. Huwag nyo pansinin muna yung mga chain niya sa cogs. Pwede natin palitan yan. 2, 4, 6, 8. So 8 speed na rin pala to. 3 by
3x8 speed po siya. Shimano STX. Good pa to. Goods pa tong ano niya. Gumagana pa. Yung chain lang dyan at saka ano yung papalitan lang. Uy! Okay! Yan ang hinahanap ko na rim. Ayan. Okay, Japan po yan mga idol. Ayan. 26x1.5. Eto pa. Pakita ko sa inyo yung mga ano niya. Actually, V-brake siya mga idol. Pero, ang design nito talaga mga idol, pwede siya gawing ano, cantilever. So, siguro yung gumawa nito ngayon, ginawa niyang ano, V-brake. Pero, ayan, napapansin niyo mga idol, yan yung abang para sa cantilever po. So, pwede siya gawing cantilever. Okay to. Wow. Shimano talaga lahat. Ha, neck, pati yung hubs nito, alam po, Shimano to eh. Yun, Shimano rin. Okay, ito ano kaya size nito? Tingnan natin. Actually, MTB ito. So, iba rin ang sizing ng MTB sa mga road bike. 17.5. So, lumalabas siya na 17.5. Medium. Small to medium siya. Pwede siya gamitin. So, medium siya, 17.5. Okay to, pasok din to sa akin. Unahan na lang tayo mga idol kasi sino mauuna sa ano, sa ano, kay Mito. Alam nyo na mga idol ha. Medyo bilis-bilisan niyo kumilos. Dahil ako talaga mag-aabang din ako mga idol. Alam nyo na yan. Himas-himas muna tayo. Ito mga idol, nakikita nyo. Siyempre itong land gear na to. Shimano Diori LX. Yung mga shifter niya, makikinis ko, maganda pa. Kaya sa tingin ko kapag re-restore ito, madali na lang ito eh. Yun lang yung body niya, tanggalin yung sticker niya. Actually medyo faded na rin kasi yung kulay. So pwede naman sigurong pa-repaint na. Kasi total carbon naman to. May gagawin lang naman yan para magaya rin mismo yung design niya. At saka may nakita ko rito, ito. Ito mga idol, himasin natin yan. Abangan nyo to. Ayan no. Ang size nito is 52 cm. Ang gaan, carbon lodi. Ayan no. Pero trek to, trek. Ayan no. Emonda SL. Ang hirap maaninag mga idol. Ayan. Emonda SL. Naka internal cabling yan. Carbon to lodi, 52 cm. Wow. Ayos yun eh. Meron pa tayo dito isa. So hindi ko maibibigay muna yung price ha. Abangan natin lahat to sa ano, sa kay Mito. Sigurado ko dyan. Ito linapitan ko na. Ooh. Shit. Damn. Ito na. ZR 2.0 ng ano. Ayan no, triple triangle. Ayan ang mga original na mga GT. Pero tinitingnan, aluminum to mga idol. 6102 California, GT USA po. Ayan. Design in California, USA. Naka Diori pala to. Hanip. Ito may carbon dito. Ah, ito yung para dun sa ano, sa trek mga idol. Edge carbon lodi 500. Ayan, carbon pala tong itong GT na to. So itong GT na to mga idol, road bike to, hindi to MTB, road bike. Ayan po mga idol, oh. Ayan, ito ngayon ang aabang-abangan natin. STI. Ayan, naka STI siya. Ultegra pala to, naka Ultegra to. So wala pa akong ano dito na definitely na price. Naka Ultegra to. Pero makikita nyo yung condition na yun. Andyan pa naka engrave yung GT mismo. Plus may sinelli yung bootleg. Ito yung bootleg. So hindi ko na muna maipapakita sa inyo ano. Teka, yung mga sukat lang naman. Para at least may idea na po kayo. Nalalagyan ako dito sa GT na to eh. Yun ako muna yung sukat. Oh my god.
size 58 yung GT na to. 58 ang size ng seat tube. Yung top tube 53. Pero 58 ah, grabe kung hanggang dito ah. Pero kung center to center lang. Center to center niya is 53 sa seat tube, mga idol. Pero 58 kapag hanggang dito sa pinakaan niya. Malaki pala to. So okay to kasi may fork na, so frame set to. So hindi ko pa lang din alam, mga idol, kung may ano, magkano ang ano nito, presyo nito. Abangan ko rin to, mga idol, sa ano, sa time ito. If ever na mabibitawan, bubuuin ba nila o hindi. Naka ano to, Ultegra. Ito, may titingnan lang ako muna. Yan, dyan ka muna. Yan, Lodi. Yan. Classic. ZR2 yan, mga idol. Maganda yung size pa na nito. 53. Center to center yung size niyan. Carbon din yung fork. Road bike to, mga idol. Ito naman, ito yung 105 pala to. Bootleg. Ganda ng drop bar, oh. Pero itong, mga idol, Columbus. Ayan. Carbon fork to, mga idol. Tapos naka 105. Sinelli. Ayan, oh. Hoy, hoy, hoy. Ayan, hoy, hoy, hoy. Yan, yan yung hoy, hoy, hoy. Bootleg. Pero ang kagandahan nito, mga idol, 105 group set to. Tioga pa yung ano niya. Grabe yung ano nito. Ano, pinabinig na naman ako. Doros bike, mga idol. Sa bodega tayo, sa bagsakan. 50. Ang size niya is 53 yung top tube niya. Yung seat tube is 50. Seat tube 50. So road, ano to, road bike to, mga idol. Pero itong bootleg na to is isa to sa pwede natin gawing ano, pakapala ng gulong. Alam ko ito yung may space pa kasi yan eh. Kaya hanggang 32C dyan. 700 by 32C. Naka group set siya na ano. Sinelli. Ganda ng ano niya. Yan, mga idol, sinelli yan. Teka lang. Medyo magulo lang ano. Pero gusto ko tingnan yung tindig. Ayan ha. Ganda ng tindig, mga idol. Himas-himas lang muna tayo. Tuloy 105 siya. So naka-V-brake siya, mga idol. Pero ito pwede na to gawing ano, caliper. O yan, 105 pa rin talaga. May dulo. Carbon fork ka. Himas-himas lang muna, idol. Sayang ano niya. Sinelli rin pala talaga yung bar tape. Oh, ha? Sinelli. 105 group set. Pero yung caliper na lang lagay nyo, semi group set na lang siya. V-brake eh. So ginawa nga tong ano, actually hybrid siya sa totoo lang. Pero ginawang road bike. So convertible na to. Hindi to yung original na ano. Pero the way na ginawa niya tong sa tingin ko is gravel bike. Ginawang gravel bike to. Kasi ito yung pwede gawin yung gravel bike, mga idol. Wala pong presyo to. Abangan natin. Naka San Marco na ano pa. Saddle. Lady na seat post dito. Wow. Ayun. Saka isa pa, pakita ko sa inyo. Columbus. Yan. Yung ano niya, fork, carbon Columbus. Kita niyo yung kalapati. Yeah. Ang ibig sabihin ng kalapati na 'yon pag sa ano, kaya tinawag na Columbus. Columbo ang tawag nila sa kalapati sa Italy. Yon. Sinelli, ang ganda. Tapos itong ano, triangle. Yun ang napakita ko sa inyo, frame. Pero wala pa ma-presyo to. Soon, abangan nyo at update ko rin yan, mga idol. Ito, Rocky Mountain pala to.
Ito na si Mano. Classic to mga idol. Meron siya ng Rock Mountain. Alex Ring. Yeah. Ano rin siya mga idol ha. Classic mountain bike. Oh. Okay idol. Okay. Yan at least nakita ko rin. Mountain sports na mukhang ano. Rally. Ayun. Ito mga Bridgestone. MTB retro. Ayan o. Oh. Rally yan mga idol. Ay ay ay. Himas-himas lang mga idol.